Gusto ayaw mo ito. Sahod din yan. Siyempre, nilibre muna natin yung sarili natin. Kung pagod na pagod, kahit pa paano. Dito tayo sa isang ramen house. Naalala ko nga, nung nasa Pinas pa ako, lagi akong kumakain sa Jollibee kapag sahod o araw na sahod. Dito pala sa Japan, walang Jollibee. McDonald's lang ang meron. Tara, pasok tayo sa loob. Ilang beses na rin ako nakakain sa ramen house dito, pero ito talaga ang gustuhan ko. Dahil may ramen dito, na siniserve kagaya sa Pinas na pinagkatrabuhan kong restaurant. Ito yung ramen na binabalik-balikan ng mga regular guests namin dahil sa kakaibang lasa at sarap niya. Ito pala yung chompon, seafood base siya at may kasamang cabbage na gulay. Kaya gustong gusto ng mga customer namin. Siyempre, kapag pumasok ka sa isang Japanese restaurant, asahan mo na may libre silang appetizer at tsaka kumuha ka lang ng gusto mo. At yun! Dito nga ay naserve na yung mga in-order namin. Dito pala sa Japan, kapag may gusto kang bilhin o kainin, huwag na huwag kang mag-convert ng pera mo sa peso dahil talagang manghihinayang ka kasi iisipin mo mahal hanggang sa hindi mo na mabili yung gusto mo. At tara, kainan na! Tabi masyo, minasang! Isa pa nga pala mga don, hindi naman masama ang gumastos para sa sarili mo. Bigyan mo ng reward ang sarili mo kahit isang beses sa araw ng sahod mo. Para maging masaya naman, hindi puro trabaho lang. Ang hirap ng buhay dito sa abroad, kaya kailangan mong ibangin ang sarili mo. Sa mga nagtatanong pala dyan, dati akong waiter sa isang Japanese restaurant sa Pilipinas. Ngayon naman, kasalukuyang akong factory worker dito sa Japan. Kaya kung ano man ang linya mo dyan ngayon sa Pilipinas, ay malaya kang makakapag-apply ng kahit anong trabaho dito. Marami nagsasabi na mahirap makapunta sa bansang Japan. Mara-highlight totoo. Dahil sa mga proseso at pagdadaanan mo. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya, tiyaga, kapag gusto mong may marating sa buhay. O siya, nilantakan ko na nga itong ramen, sobrang sarap kasi, lalo na kapag mainit pa. Diba, kahit paano, papasayaw mo yung sarili mo. Sabi nga nila, huwag mo tipirin ang sarili mo dahil yan ang puhunan natin. Pagkatapos kong maubos yung ramen, isinunod ko naman itong tiyahan. Isa rin ito sa pinakamasarap na pagkain ng mga hapon. Yung tiyahan, kumbaga, fried rice sa ating mga Pilipino. Di mo nga maitatanggi na masarap talaga ang mga luto ng mga hapon. Totoo, sa una, parang hindi mo gusto ang lasa. Pero kapag nakasanayan mo na, ay ma-appreciate mo na rin ito. Siyempre, pinarisan ko na rin yan ng gyoza o pork dumplings kung tawagin sa atin. Sobrang dami ko talagang nakain dyan. Bukod sa lalaki tayo, given na malakas kumain tayo. Tsaka gawa na rin ng sobrang pagod at gutom. Mabigat ang trabaho naming mga lalaki dito, kaya sa pagkain na lang kami bumabawi. Kapag nabigyan kayo ng pagkakataon na makapag-ibang bansa, huwag na huwag inyong sasayangin. Alagaan natin ang mga sarili natin at maging masinap sa kikitain natin. So, tayo ngayon sa araw na to. Maraming maraming salamat. Ngayon, magbabayad na tayo. Hanggang dito na lang muna ang kwentong Japan ko mga tol. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Paalam mula sa mundo ng mga sayan!